Nitong Biyernes Santo, naglabasa ng mga residente sa lungsod ng San Fernando para makita ang daang-daang nagpadugo. Sumali sa Tira Bakal, nagbuhat ng krus at nagpapako sa krus. Muling nagbalik ang tradisyon ng pamamanata at pagpepenitensya sa Pampanga matapos matigil ng magkapandemya. Ito ang nakagisnang paraan ng ilang residente para ipakita ang kanilang debosyon, mapatawad ang mga kasalanan, magbigay ng pasasalamat o makiisa sa pagpapasakit kay Jesus. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Fernando, aabot sa 1,000 ang mga sumaling flagellants, habang nasa 8 naman ang mga nagpapako sa krus sa 3 crucifixion site sa syudad. Isa sa mga unang ipinako sa krus ay ang 66 anyos na si Mang Wilfredo sa Barangay San Juan. 15 taon na siyang nagpapako at ngayong taon, alay niya ang penitensya sa paggaling ng pamangkin. Kaya-kaya pa ho, kahit na si Lord lang bahala kung ano man ang ano, kung anong ka, humingi ako ng tulong sa kanya doon. Akala ko, wala na ako sa amin eh, dahil mairap na yung kalagayan ko. Pinakainabangan naman ang pagganap na Kristo ni Ruben Enahe ng Barangay San Pedro Cotun. Higit 1 oras niyang pinasa ng krus ng halos 2 kilometro sa sinakulo bago narating ang burol kung saan siya ipinako. Tumagal ng 9 minuto si Mang Ruben sa krus bago ibinaba. Nanibago po kasi ito. Patunan niya po ang daming betadine, gandito yung dugo. Naipit po yung gutom. Siguro dahil po sa medyo yun nga, yung katawan natin medyo lumobo. Alay naman niya ang pagpapapako para sa tuluyang pagkawala ng COVID-19 at kapayapaan sa bansang Ukraine. Ang ganitong makatotohan ng pagsasadula at pamamanata ang dinarayo ng libo-libong kabalen, turista at mga dayuhan. I think it's interesting. I think this is your own way to show your proof of belief. And that's very interesting because we in Poland we are Christians too, but it looks different. Sa tala ng lokal ng San Fernando, halos 15,000 ang nanood ng pagpapapako. As long as there are individuals that do their penance, the city government will continue to support. Tatlo naman ang nagpapako sa bayan ng Santo Tomas. Dahil walang burol, sa likuran ng truck itinayo ang krus kung saan salitang nagpapako sina Mang Edwin Pacheco at 2 niyang pamangkin. Nagkaroon din ng sinakulo sa Barangay Lourdes Northwest sa Angeles City bago ipinako sa krus ang 3 deboto. 9 na deboto naman ang nagpapako sa krus sa Barangay Cabalanchan sa bayan ng Bacolor, kabilang ang 1 babaeng deboto. 3 deboto rin ang salitang nagpapako sa Barangay Telapayong sa bayan ng Arayat, Pampanga. It's a phenomenon, no? Sa Pampanga lang talaga talamak ang ganyan. And it speaks of the fidelity of the Kapampangans to the Catholic Church. Makikita mo punong-puno ang mga simbahan, pero ganun din yung mga baryo ng mga may penitensya. Those who practice it, ginagawa niyan because they sincerely want really to atone for their sins, to confess their sins, or to ask for favors. Noon pa man, hindi na sinasang-ayunan ng simbahan ang pananakit sa sarili at pagpapapako sa krus. Ito'y dahil may ibang paraan para ipakita ang debosyon tulad ng pagpapakatao at pagkakawang gawa. Mahirap na husgaan kaagad yung mga namamanata. Pero palagay ko sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, lalong-lalo na, mahalaga ang importansya ang ibinibigay natin sa ating katawan. We are the temple of the Holy Spirit, sabi ng Biblia. Hindi mo na kailangan saktan ng iyong katawan. Maumpisaw ka, magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Yun ang siguro ang mas mahalagang paraan ng pagbabago. Nasa 26 ang nagpapako sa krus nitong Biyernes Santo. Si Mang Ruben, na 34 na beses nang nagpapako, pinag-iisipan kung itutuloy ang panata sa susunod na taon. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.